Hello, Mouse Part. Kamusta kayo? Ask the Lennon Mouse Part, pag-usapan natin ng mga signs na mahina ang no-contact call mo sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsatap po tayo at muli, be inspired! Ang size na mahina ang no-contact call mo sa lalakis, palagi mo pa rin siyang ini-stalk. Ako mas wala yan unang signs na mahina ang no-contact call mo sa lalaki. Palagi mo pa rin siyang ini-stalk sa kanyang social media account. Saan man yan, TikTok, Instagram, or Facebook. Eh, Kane's part, hindi tama yan. Hindi maganda yan. Lalo na sa tulad mong nag-no-contact call. Bakit? Una, di ba't gusto mo na siya ay mabaliw at maghabol sa'yo at magsisi sa'yo? At kausapin ka niya, mag-effort sa'yo? Baka ang mangyari, mabaliktad. Baka ikaw ang mabaliw at maghabol sa kanya, kaka-stalk mo sa kanya habang nag-no-contact call ka. Baka maging marupok ka at di ka matiis, maghabol ka na naman. Pangalawa, alam nyo ba na may mga ilang tao na magagaling sa social media? Nalalaman nila kung sino ang nang-i-stalk sa kanila. Malay mo yung boyfriend mo o asawa mo. Alam niya kung paano malaman kung sinong bumisita sa profile niya o sa FB niya. Tapos nalaman niya na ini-stalk mo pala siya. E di sabihin sa sarili niya, ang pogi na naman niya. Yayabang na naman siya, ibilib sa sarili, at iisipin hindi mo siya matiis at marupok ka na naman sa kanya. Imbis na, bumababa na ang pride niya, tataas na naman. Dahil sa nakita niyang kahinaan mo. Kaya itigil mo yan. I-focus mo ang isip mo sa ibang bagay. I-focus mo ang buhay mo sa mga ibang gawain. At hindi lang puro lagi sa kanya. Huwag kang hintay ng hintay. At huwag kang puro siya na lang ang tumatakbo sa utak mo. Dahil sigurado ako, mababalo ka talaga sa kanya. I-stalk mo talaga siya. Ha? Kaya inspired, magtiwala ka sa proseso. Pigilan mo yung sarili mo. At talaga naman, huwag ka namang stalk dahil hindi talaga maganda yan sa mga nag-no-contact call. At ang pangalawang sign sa mahina ang no-contact call mo sa lalakis, ilang araw pa lang nagme-message ka na ulit. Yan ang pangalawang bagay kayo inspired na sinyalas na mahina ang no-contact call mo. Ilang araw pa lang, marupok ka na naman. Hindi ka makatiis. Naghahabol ka na naman. Sa umpisa ka lang magaling. Sa umpisa ka lang malakas, sa umpisa ka lang may pananindigan, sa umpisa ka lang sabihin natin puro salita, pero di mo naman matapos-tapos ang sa gawa, ang no-contact call. Kinsipan, hindi maganda yung ganyan. Diba? Mas mabuti nang hindi mo lang sinimulan siguro. Kaysa sinimulan mo, tapos hindi mo rin naman tatapusin. Baka mas lalong lumaki ulo niyan, mas lalong magpahabol yan sa'yo. Ikaw din ang mahihirapan. Alam nyo, kayo inspired, mahirap na lang no-contact call. Para yun sa mga malalakas at desidido. Pero maniwala man kayo sa hindi, may talab yan. Malakas ang epekto niyan. Kahit ang mga lalaking matitigas ang puso ay tinatablan dyan, baka pangyarihan yan. Yun nga lang, kailangan mo talaga magtiis at maghintay. Diba, ganyan naman talaga sa buhay kung gusto mo magtagumpay, kailangan mo magtiis at maghintay, kasama yun sa proseso. Kaya huwag kang masyadong dyan, marupok, huwag kang masyadong makate, huwag kang masyadong malandi, huwag kang masyadong sabi natin di makapaghintay, huwag kang masyadong sabihin natin mahina, madrama, huwag kang masyadong sabihin natin puro dahilan para maghabol ka sa kanya. Mas lalong hindi yan babalik sa'yo. Mas lalo kayo inspired na mahihirapan kang ibalik ang pagmamahal niya. Kung ikaw mismo pinapakita mo kay Inspired na hindi ka karapat-dapat sa kanya. Dahil sa umpisa pa lang kaya kanya iniwan, sa umpisa pa lang kaya siya lumayo sa'yo, dahil bumabang interest na sa'yo. Eh di mas lalong bababa interest na sa'yo pag nakita niya na hindi mo siya matiis. Kailangan kay Inspired mabalo siya kakaisip sa'yo. Ituloy-tuloy mong no-contact rule at sa katagalan ay sigurado kong magme-message din yan sa'yo kay Inspired. At ang pangatlong sign sa mahina ang no-contact call mo sa lalakis, madali kang makuha ulit. Yan ang pangatlong bagay, Spark.
dali kang makuha ulit. Konting, sabihin natin, nagme-message nga. Eh, Kings Park, nag-message, ano yan? O bakit? Nag-ahabol na ba? Nag-e-effort na ba? Decidido na ba? May na-realize na ba? Sigurado ka na ba na sa inagbago na? O baka binubola ka lang? Baka may kailangan lang? Huwag ka kagad bibigay. Diba? Kailangan paghirapan ka niya. Nag-no-contact ka, paghirapan ka niya. Hindi yung konting ano lang sa'yo. Bola, uto-uto. Pag-uto ka naman, madali kang makuha ulit. Ay, nang no-contact ulit pa ganun. Ika-inspot, kailan ba? Kailan ko ba siya kakausapin? Kailan ko ba siya papansinin? Kailan ko ba siya re-replyan? Kailan ko ba ititigil o tatapusin ang no-contact call ko sa kanya? Eh, kaya inspired, miss ko na rin siya. Aminin ko na, miss ko na rin siya. Kailangan, nag-aabol na yung lalaki. Kung tunay kanyang mahal, at kung tunay siyang nakarealize na mga bagay-bagay at pagkakamali niya, mag-aabol yan sa'yo. Bakit? Dahil ang pagmamahal ay emosyon. Ang pag-ibig ay emosyon. Kung bakit ang isang tao ay kumikilos, kung bakit ang isang tao ay nagsisikap, kung bakit ang isang tao ay nagagawa ang mga bagay-bagay na imposible para sa iba ay dahil sa kanyang nararamdaman. At paano niya mararamdaman na mag-abol at mag-effort sa iyo kung wala siyang talaga namang marirealize, di ba? Kaya dapat hirapan siya sa iyo. Marirealize niya mga bagay-bagay at makaramdam siya ng kakaiba sa kanyang damdamin at emosyon. Dahilan kung bakit para siya ay maghabol sa iyo, ka-inspired. Tandaan mo yan. Kung gusto mo na maghabol sa iyo ang isang lalaki, dapat maramdaman niya na ito ay kailangan niyang gawin. Paano niya mararamdaman na kailangan niyang gawin na maghabol sa iyo kung madali kang makuha? Kung easy to get ka? Inis na dalamunan to. Inspired. Sa mga bagay na talaga namang mahina, sa'yo sa mahina ka sa no-contact call. At napakapatasay sa mahina ang no-contact call mo sa lalakis. Ilang araw lang ang kaya mong tiisin. Yan ang pang-apat kayong spot. Ilang araw lang kaya mong tiisin. Kayong spot. Gano'n ba katagal? Depende sa lalaki. Depende sa sitwasyon, sa nangyari. Lahat depende. Hindi kayo pare-pareho. O yan. Yung iba mabilis, yung iba matagal. Ang problema, yung iba, dahil sa matigas yung lalaki, ilang araw lang kaya nilang tiisin. At sila naman, marupok, mahina, ilang araw lang kaya nilang tiisin. Huwag ganun kayo inspired. Dapat mga ilang araw din. Weeks, o kahit buwan pa yan. Magpatatag kayo. Alam nyo, mahirap talaga. Pero, pag kayo ay nagtagumpay, kayo rin naman ang makikinapang yan. Panghabang buhay yan. Ganun yan ang tao pag nagbago. Panghabang buhay yan. Pag talaga nakaramdam niya ng ano, lungkot, nakaramdam ng pagkami sa'yo, nakaramdaman niya yung pagmamahal niya sa'yo, yung binabalyo ka niya dahil wala ka, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagre-reply. Wala yung presensya mo, hindi ka naghahabol. Masaya ka na, pinabayaan mo na siya. Doon niya marirealize ang halaga mo. Doon siya magbabago. Ang habang buhay, pang matagalan. Di hamak na mas matagal. Ang sarap na mararanasan mo. Kisa sa hirap nararamdaman mo ngayon sa no-contact call. Magtiis ka ng konting panahon. Kapalit ng pang matagalang pag-iibigan. Bagay na totoo. Kaya naman isa yun sa mga signs na mahina ka sa no-contact call. Baguhin mo yan. Magbaratag ka. Uulitin ko. Tiisin mo ang hirap sa kakaunting panahon. Kapalit ng panghabang buhay o pangmatagalan na pag-iibigan, totoong pagmamahal niya sa iyo, ka-inspire. At ang panlimang signals, mga spark na mahinang no-contact ulo mo sa lalakis, ikaw ang nadadaig ng no-contact niya sa iyo, ng panlimang kinspire. Siyempre, no-contact ulo ka dahil nag-no-contact din siya sa iyo. Ba, no-contact din sa iyo? Eh, di pares na kinano-contact. Parehas na kayong no-contact ngayon. Kaso, ang nadaig, ang natalo, ikaw. Paano nangyari yun? Kasi, yun nga, ilang araw lang kaya mo, ilang araw lang kaya mong tiisin, marupok ka, di mo kaya lang
di mo kayang pamatagalan, ikaw na yung nag-message, ikaw yung naunang nangungulit, nag-chat ka naman, nangungulit ka naman, nag-ahabol ka naman, ikaw yung nadaig ng no-contact niya. Dapat siya ang madaig mo, ang no-contact mo. Dapat ikaw ang magwagi sa no-contact nyo. Dapat ikaw ang manalo. Patatagan. Taasan mo din kasi ang pride mo, ibahin mo rin kasi ang puso mo, at maglibang-libang ka rin kasi. Mag self-improve ka, magpakasaya ka, huwag ang isip ng isip sa kanya para di ka matalo. Diba? Eh ngayon, pag ikaw ang nanalo sa no-contact rule nyo, kung no-contact ka, may no-contact siya. Pag ikaw nanalo, eh magandang bagay. Dahil sigurado ako, naranasan mo ang pag-ibig na mas matindi pa na naranasan mo noon sa kanya sa una. Bagay na totoo. Bagay na dapat mong pagsikapan at gawin goal. Huwag kang marupok. Babae ka, pero alam kong malakas ka. Lumapit ka sa Diyos. Magtiwala ka sa proseso. Matuto kang maghintay. Libangin mo ang sarili mo. Huwag kang maging mahina. Umanap ka ng dahilan upang magpatuloy sa no-contact rule mo sa kanya. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, siya ang magwawagi sa no-contact niya sa'yo. At pagtatawanan ka niya. Pagtatawanan ka niya at hindi pa siya babalik sa'yo. Kaya dapat kang manalo para ang huling halakhak ay sa'yo. At magtagumpay ka at magibigan kayo ka-inspire. So, mas walang po na maraming salamat mga kasupan sa pagtapos ng vlog nito. Please, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa nag-subscribe, ay pasasin na po mga kasupan at click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pamayas na po sa Facebook. I'm for profile picture ko. Pakichat lang ako kung gusto mag-reply sa inyo o mismo magkakausap sa inyo tungkol sa inyong problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga inspired, maging kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!